Purisa ka itaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Kapatid, upang maging marapat ay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa nananamumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban. Mayroong kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya
na may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mapagkumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lilinis ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag. Aking lilipa rin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Sila ay wasakin, poon, guluhin mo. Pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang kaharasan ang nakikita ko, at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod ng puno ng sama't ligali, araw-gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa krus ni Kristo dinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo
at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa atin, sa social media natin, sa mga platform natin. The same time, magandang umaga din kay Father Robert. Meron akong karanasan bilang isang pari sa isang parokya tungkol sa isang lay minister. Ang lay minister na yun ay matanda na. Ang pangalan din niya ay Roberto, Robert. Si Mang Roberto, hangang-hanga ako sa kanya. Mula pa ng umaga, bago ang misa, sarado pa minsan ang simbahan, naroroon na siya. May edad na siya at ang asawa niya ay may sakit. Sa kabila ng may edad na siya, matanda na, patuloy siya naglilingkod ng walang pasubali sa Diyos. Sa umaga at sa gabi, nagle-lay minister, nagsasakristan, naglilinis, nagpupunas, at ang hindi ko makakalimutan ay pag umaga sa misa, may dalay ang candy. At ang sabi niya sa akin, sabi ko, "Bakit magkikendi? Eh bawal tayong kumain bago magmisa." "Hindi po, Father. May candy lang po rito para po kasi sa mga susunod na misa. Kung kayo yung kasunod, hindi pa kayo makakapag-almusal, magkikendi kayo." At yung mga lay minister din na maglilingkod na hindi pa nag-aalmusal o bata, makapagkikendi. Mahirap lang siya. Doon siya nakatira sa gagalangin. Doon lang siya sa likod ng simbahan. Si Mang Roberto. Mahirap, pero mapagbigay. Mahirap, pero binibigay hindi kendi, kundi ang kanyang sarili. Binibiro siya ng mga lay minister, ng mga bata, nakangiti lang. Napapagalitan ko minsan, nakangiti lang. Lagi siyang nakayuko. Minsan ang tawag ko sa kanya ay San Lorenzo. Kasi kung kumilos, mabagal at madasalin. Madasalin ang taong ito. Lagi siyang nagdadasal at lagi siyang may hawak ding rosaryo. Ang kinahangaan ko sa kanya, isang araw na tinawag niya ako para magsikol sa sarili niyang asawa. At yung asawa niya, nag-aagaw buhay sa sakit na kanser. Tinawag niya ako, pumunta ako, umiiyak siya nang nilalagyan ko ng santo olyo. Nang araw din yun, namatay ang kanyang asawa. At ini-expect ko kinabukasan ng umaga, hindi siya magseserve dahil kailangan siya doon sa namatay na asawa. Laking gulat ko, ilan ang misa sa umaga, kung ano ang ginagawa niya,
nandun pa rin siya. Nag-serve pa rin sa misa. Hindi siya nagbibilang kung ilan ang serve niya. Paalala to sa mga naglilingkod sa simbahan. Kung kayo naglilingkod, huwag niyong bibilangin ang oras ng inyong paglilingkod. Tignan ninyo kung ang puso ninyo ay tunay ngang naglilingkod. Tumatandang si Man Robert, nandun. Sabi ko sa kanya na umagang yung madaling araw, bakit nandito ka? May patay kayo. Tumutulo ang luha, pero ngumingiti. Father, una sa lahat, ay ang Diyos. Wala na po akong magagawa kung patay na ang asawa ko. Umiyak man ako at magluksa dun sa tabi ng ataol. Wala po akong magagawa. Pero may magagawa pa akong maglingkod sa Diyos. Kaya ako naririto. Ang Diyos, buhay. Ang asawa ko'y patay. Magdadasal ako para ang Diyos dalhin ang asawa ko sa langit. Kahit may problema, Father, kahit malungkot, kahit masakit, hindi hadlang para mahalin ko ang Diyos. Paalala sa mga naglilingkod, maling sa ating mga nagsisimba. Bakit? Pag nalungkot tayo, pag may problema, pag nahihirapan, nagtatampo tayo sa Diyos. Para bagang ang hirap at pagsubok ay nagiging hadlang upang tayo'y laging lumapit sa Diyos. Hindi baga kung tayo'y laging lalong nahihirapan, lalong may karamdaman, di ba lalo tayong dapat lumapit sa Diyos? Kung nawawalan tayo ng pag-asa, hindi ba dapat tayong umasa sa Diyos? Nakakalungkot. Maraming nagbibilang ng oras ng kanyang paglilingkod. At hindi lang ganyan si Man Roberto. Hindi yun umaalis sa misa. Kung tatlo yung misa sa umaga, kahit hindi yan nag-aalmusal, hindi yan aalis. Hindi yan pupunta para magsubulang ng ostya. Magsasakristan yan mula umpisa ng misa. Minsan nagbabasa, kasi minsan kasama ko siya sa street mass, nagbabasa pa siya, matanda na. Namatay siya sa edad ng 89. Hindi ko siya makalimutan hanggang ngayon. Isang taong naglingkod, isang simpleng layman, lay minister, pero pinakita sa akin mismo, kung ano ang magmahal at maglingkod sa Diyos. Ang ebanghelyo natin tayo tinatawag na maging isang bata. Ano nga ba ang bata? Ang ibigay ang sarili ng buong tiwala. Nakita ko yan, si Mang Roberto. Maliit lang siya, napayat. Kirat ng konti ang mata dahil matanda na. Mabagal ng kumilos at magsalita. Nagkakamali na, pero ngumingiti lang siya. Hindi ko nga nakalimutan yung namatay ang kanyang asawa. Na namatay na, nalulungkot na, lumuluha, pero nasa altar, naglilingkod sa Diyos. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin maglingkod sa Diyos at kumapit sa Diyos? Kahit kung minsan tinatanong natin, bakit? Sa kanya, maglingkod ng buong kababaang loob. Kung tatanungin tayo mga kapatid ko, sa araw na ito, ano nagawa natin para sa Diyos? O wag na yun. Sa araw na ito, magtatanghali na. Meron ka bang nagawa para sa iyong kapwa? Meron ka bang mabuting nagawa sa hindi mo kaano-ano? Meron ka bang pinakitaan ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ibang tao?
Naalala ko ang kwento ni Father Tirso Gliponio. Meron daw isang bata sa init ng panahon, hingal na hingal. At nakita niya yung nagtitinda ng halo-halo. Siyempre, ang sarap. Halo-halo. Yung mamang nagtitinda, nakita niya pawis na. Kakakaskas ng yelo. Nakita niya, lumapit yung bata na uhaw sa malamig. Siyempre, malamig. Ang sarap sa init na ito. Sabi ng bata, magkano po ang halo-halo? Sumagot yung nagtitinda, 50 special. Pag walang ube, tsaka walang lechu plan, 35. Yung bata tingin sa kanyang wallet. Binilang. Ha? Sabi ng bata, yung wala pong lechu plan, tsaka ano isa? Ube. Binigyan naman. Tapos yung bata, umupo doon sa tindahan ng halo-halo. Kiniskis yung halo-halo. Tuwang-tuwang iniinom yung halo-halo. Sabi niya muna, masarap po. Ito po bayad, 35. Matapos kumain yung bata ng halo-halo, binaba yung baso. At umalis na. Lumapit yung nagtitinda para alisin yung baso at hugasan. Kinuha yung baso. Ano nakita? Sa ilalim ng baso, may 15 pesos. 15 tsaka 35, magkano? 50. Kaya ng batang uminom ng espesyal na halo-halo. Tinignan niya yung nagtitindang pawis na pawis. Nag-iwan pa ng tip. Tayo, kumain, pinaglingkuran, kahit piso ayaw bigyan. Bakit? May service charge naman yan. Simple act of kindness of that little girl is what God is calling all of us. Tinatawag tayo ng Diyos na maging katulad ng isang bata na nagbibigay, hindi man malaki, kundi maligayang nagbibigay. Makapaglingkod na masaya. Kaya walang lingkod si Apo Poong Jesus Nazareno na malungkot. Amen ba? Walang naglilingkod sa Poong Jesus Nazareno na madamot. Amen po ba? Walang naglilingkod sa kanya ng malungkot. Bakit? Narinig nyo mga pagbasa. Maging salmong tugunan. Ang sino man nagpapakababa, naglilingkod. Sino man, ano sabi sa salmong tugunan? Ang suliranin natin, tunay na tutulungan tayo ng Diyos. Kaya ang naglilingkod sa Panginoong Jesus Nazareno, masaya kahit may problema, sapagkat alam niya sa pananampalataya niya na hindi siya pababayaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Hindi ka pababayaan, di tayo pababayaan. Magpakababa ka lang, maglingkod ka lang sa kanya. Sino ba sa atin dito walang problema? Sino ba sa atin dito walang iniintindi? Napakarami. Bakit kang umingiti? Bakit tayo nakakangiti? Sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Amen po ba? Ang hina, amen po ba? Tutulungan ka ng Diyos. Amen po ba? Sino man naglalaga ng kanyang suliranin sa Diyos, sino man naglalapit ng kanyang mabibigat na dala sa Poong Jesus Nazareno, na may kababaang loob at pananalig, na may pag-ibig. Ano sabi? Tutulungan ka ng Diyos. Kaya sa pagninilay natin ngayong umaga, tinawag tayong maging tulad ng bata. Mapagkumbaba,
sapagkat nais ng Diyos na maging maligaya tayo at tutulungan niya tayo lagi. Hindi ka bibiguin ng poong Jesus Nazareno. Pakatandaan mo yan sa lahat ng sermon ko ngayon umaga. Pakatandaan mo ang sinabi ko ngayong huli. Hindi ka bibiguin ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod. Dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ang itutugon po natin, Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw, ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. At inawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Tumahimik po tayo sumandali para sa ating mga pansariling pasasalamat at kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Sama natin sa ating dasal ang lahat na may karamdaman. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan na iyong presensya. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikas sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikay ngayon aming paglingkuran. Inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na igay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayo banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman na matapos sa ngapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Savior, my Lord.
I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my love. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use mine, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan, sapagat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla na iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. So dalawa po kami ni Father Robert ang magbibigay sa inyo ng pagbabasbas. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, inibigo ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.